Hello everyone! Another new vlog for everyone dito po sa aking Pops Fernandez YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comment below. Thank you so much for all those who constantly watch and to all those who have already subscribed. Para po dun sa hindi pa nakaka-subscribe, please just push that button. So, subscribe na kayo! Anyway, madami po kaming nare-receive na email sa aking vlog. And some of the questions that they asked is, what do I do or what did I do or what am I doing tuwing meron tayong lockdown or while staying home? Of course, dito po, kailangan po talaga tayo mag-ingat, diba? I really, as much as possible, try to stay home except for pag meron akong shows. But syempre, nakaswab po yun. Minsan, may mga hindi maiwasan na mga dinners. I make sure that I keep safe. I wear the mask and the face shield. So, ano ba pong mga bagay ang pinagkabisihan ko every time I would stay home? When you're staying home, kasi di ba, sometimes you have all these thoughts, you feel bad, and sometimes we get anxiety. So I feel na we always have to keep ourselves busy. And one of the things that I did, lalong-lalo na po last year when this all started, was I started planting. Yes, from scratch po. Hindi po ako masyadong into plants before, but because ang saya ng feeling every time you plant something and then it grows, it's a living thing, it's alive. In all honesty, it was a hit and miss for me. Meron po ako napalaki, meron rin naman po madami pong medyo hindi nag-survive. I was very sad and kind of frustrated, but it didn't stop me from planting. I started out with mga herbs because I wanted to, kumbaga sa enjoy whatever it is that I have planted. Dati nag-umpisa ako sa mga basil, tarragon, thyme. Yung iba po, hindi talaga successful. But yung iba naman nag-survive. So here's one of my plants. If I'm not mistaken, this is a sweet basil. This is a Thai basil. Tama ba ako? Paki-correct po ako, hindi na rin ako sure. In the process po, madami po akong sinunda ng mga IG accounts that sell plants. I would order online. Hanggang sa dumami na po yung aking collection. This is a blue tarnate. This one, talagang from seed po ito. Napakabilis palang lumago ng blue tarnate. I left for a while. Before I left, baby sprouts pa lang sila. Tapos pagdating ko, ay, ganyan na siya kahaba. Ang ganda niyan, ako, nahahappy po ako eh pag nakikita ko yung mga plants. Like I said, may mga napalago ako, tapos meron rin naman pong hindi successful. So I just keep trying. Ito po regalo sa akin eh, Ram, nung birthday ko. If you remember, dun sa isa kong YouTube, diba, sinurprise niya ako. So these are calleus. I also have some, not some, medyo madami-dami po yung mga calladiums ko. I realized that they're very easy to take care of. Yan, iba't ibang calladiums po yan. Ito mint. Tulungan nyo naman po ako. Hindi ako successful sa mint. Nakakailan na po akong bili nito. I don't know what I'm doing wrong. And every time I read it, it has to be moist. So that's what I think I'm doing. But somehow, parang numinipis siya, no? Hindi ako sure. Nakita ko po ito sa magazine, eh, yung balcony, pinuno niya ng plants. So na-inspire po ako. And like I said, when I started, konting plants lang hanggang sa dumami na siya. Tapos lumago na siya. Every morning, I like staying out here. The sun rises here, so the plants kind of cover the sun. Kaya hindi po masyadong mainit. And I spend some time here, lalong-lalo na po pag medyo mahangin and it's cool. It's a very nice place to stay. Papaya, ito yung mga talbos, right? Kamote. Buhat, avocado, syempre saging, talong, tapos yung mga pandan, pinyapol. Dahil sobrang na-excite talaga ako sa halaman, tuwing tuloy bibili kami ng mga fruits. Ang ginagawa namin, tinatabi namin yung buto, tapos nakakaaliw kasi
from buto, nagsasprout siya, di ba? Isa to sa mga successful na ginawa ni Yoli. Ano to, Yol? Mangustin. Ayan. Baby mangustin, di ba? So, madami rin po kaming natanim na avocado. Yung nakita niyo ako earlier. Avocado yon from seed. I even got a veggie pod. Yung veggie pod po na yon. Yun po yung mga nilagyan ko ng madaming seeds para po dun sa herbs ko. Pakita ko lang yung flower ng kapatid ko po, si Edwin. Ito po yung pamana sa akin ng kapatid ko na si Edwin. So, nagtanim nito, di ba? Dati po, ang liit-liit lang nito. So, nilagay ko po sa, ilagay namin sa pot at ayan na siya. Bumubunga na siya. Gumamela. Ayan pa, o. Oh. Nakaka-happy kasi pag may umuusbong na mga flowers. Diba? Ayan, so always do something productive. Keep yourselves busy. Dapo ba to? Ito ba yung dapo? Diba? May gubat na. Yung aking munting bahay, mukha na siyang gubat. Sa sobrang daming plants. Ayan. Yung iba pong plants neto, galing sa mga friends ko. Sila Ate Ali, si Mommy. Si Mommy Maggie. Kaya pumupunta po ako sa Tagaytay. Dahil binibigyan niya ako ng mga seedlings. Tapos Mommy, tingnan mo. Hinihintay ko lang magka-flower. Tapos ito po mga ganito po. Yabi ba tawag ito? Ayan. Ano naman to galing kay Ate Alice. Pero ang alam ko kasi pag tinanim siya sa lupa, mas lumalaki siya. Kaya lang dito syempre. Naka-pot lang siya. Wala nga po akong space. Ayan, meron pa tayong santol, di ba? Yan, santol naman yan sa likod. Ito naman yung insulin plant. And si Yoli kumakain nito eh. Nag-improve talaga yung sugar. Yung sugar niya talaga bumaba. Yung mga gamot-gamot, meron din kabi niya. Meron din tayong blue tar natin. Pinakita ko po sa inyo. Taas ko, di ba? Madami akong blue tar natin. Ang ingay ng kapit natin. So, nakaka-happy. Every time lumalabas ako, lalo na dun sa balcony ko, nakikita ko yung mga plants. Wala lang, nakaka-happy lang ako. I'm sure madami po sa inyo mga plantitas, plantitos dyan. So, kung may knowledge rin po kayo, share it with me. Just make a comment down there. So, again, in trying to keep myself busy, isa pang na-discover ko is this painting. It's paint by numbers. My friend Cora actually gave me two of these. Yung isa po natapos ko na and I'm working on this one. Meron rin akong natapos during quarantine. Isa rin ako. So, pangatlo ko na pala to. I super enjoy it. It keeps me busy. I love kasi drawing and sketching also. So, later on, parang na-excite ako, maybe if I have time, I do want to take painting classes. So, but in the meantime, nakakaaliw po ito. Tingnan nyo naman yan. Diba? May mga number-number lang siya. Actually, hindi ko naman nakikita. Come. So, isa pa pong bagay na nakaka-happy are my fur babies. Ayan, this is Zarina. And of course, this is Khaleesi. Say hi, guys. Oh. Yeah, ayan na. Sa hi daw. Say hi. Hi, baby. Oh, good girl. Are you good girl? Are you good girl? Super good girl. Look at that. Khaleesi, smile. Can you smile? Can you smile for them? Smile. Smile. Huh? Ayan. And since napakadami nga po ng time, dahil parati na lang tayong nasa bahay, I decided, sa sobrang dami ko pong gamit, I decided to organize my drawers. It kept us all busy. Lalo-lalo na si Yoli. Actually, si Yoli yung mas busy kesa sa akin. So, I discovered, ito po, actually, hindi ko siya matanggal. I ordered this online. It's very, very affordable. And I was able to put my socks. Na-organize ko yan. My scarves and everything dati po kasi patong-patong lang siya sa drawer. So now, we were able to organize everything so I can see all my stuff better. Mura lang po ito. Binili lang, in-order lang natin sa Shopee.
Ayan. At dumating siya kagad. And it's nice kasi pag hindi nyo ginagamit, you can just fold it. It's very, very flat. Nice also for traveling, lalo na pag you're going to a place na medyo matagal kayo, at least you can organize your stuff. I like now that lahat ng gamit ko medyo organized na. So, tada-jing! So, what we did is, normally, tinatabi ko po yung mga dust bags talaga, and I keep the bags. I feel na mas protected yung leather niya. Tapos, kinunan po namin isa-isa yung bags. Tapos, nag-order lang kami ng parang pang-ID ba ito na plastic online. And then, nakita niyo po, oh, naka-safety pin lang siya. Sabi ko nga, do it yourself. So, ngayon, pag may hinanap ako, mas madali na siyang hanapin. Even if it... So we were able also, actually hindi naman ako nag-ayos nito. Si Yoli. Thank you, Yoli! Si Yoli was able to really fix all of my stuff. I like it na sobra siyang. Dati kasi po patong-patong lang yan. So ayan, na-arrange niya. Ginamit lang niya yung mga the actual boxes. Tapos na-ayos niya. So pag-organize na ang aking stuff. Okay? Mga accessories and everything. So, thank you very much for joining me again on this vlog. Maraming salamat po. The idea lang po is, of course, to inspire you guys to do something productive while you're staying home. Para hindi naman po tayo nasasad, or parati po nakakarinig ko ako ng meron na silang anxiety from staying too much at home. At least, let's do something that will make us happy, that will make us feel better, or para lang mabisi tayo, diba? And these are one of the things that we did nga. Aside from, of course, finding a hobby, planting something, baka kayo po, may masuggest rin kayo na pwede ko itry while staying at home. In the meantime, I encourage everyone, of course, to keep our faith. Let's be hopeful that everything is gonna be better, and let's all stay positive.